ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. At sa katunayan, nauuri ito sa third world country. Lumalala ang krisis sa bansa. At maraming pamilya ang naghihirap dahil na rin sa pandemic na na-experience. Kaya may nagsasabi na sana ay mag-imprinta ng maraming pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas para ipamigay sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Kaya sa bidyong ito, ay aalamin natin kung posible bang makagawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng maraming pera at ano ang magiging epekto nito sa bansa. Makatutulong ba talaga ito? Pero bago yan, ang bidyong ito ay nirequest ni Sir Edric Morada. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell. Lahat ng bansa ay may central bank. Sa Pilipinas, ito ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang namamahala sa lahat ng kaganapan na may kinalaman sa pera, sa ekonomiya at iba pa. Tulad ng palitan ng piso, pati ang pautang ng bansa at ang isa sa pinakamahalagang obligasyon nito ay ang paggawa o pag-imprenta ng pera. Kaya maraming nagtatanong, bakit di na lang gumawa ng maraming pera ang BSP at ipamigay sa mga tao, lalo na ngayon na maraming naghihirap dahil sa krisis? Sa katotohanan, makagagawa ang BSP ng napakaraming pera at ipamigay sa mga tao. Pero alam nyo ba kung ano ang idudulot at epekto nito? Masisira ang money circulation sa ekonomiya. Dahil kung dadami ang hawak na pera ng tao, ang simpleng bagay, produkto at serbisyo ay tataas din ng sobra. Ang tawag dito ay inflation. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa ekonomiya. Kapag tumaas ang presyo ng produkto, tataas din ang bayad sa serbisyo. Halimbawa, di ba kapag mataas ang gasolina, tumataas din ang pamasahe? At kung gagawa ng maraming pera ang bansa at ipamigay sa tao para magkaroon ng panggastos, ang lahat ay bibili ng pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, tubig, kuryente at iba pa. At kung ito ay mangyayari, mauubos ang mga paninda sa tindahan dahil sobrang dami ng pera ng tao. Magdudulot ito ng shortage o pagkaubos ng supply dahil sa sobrang dami ng may kayang bumili ng produkto. Magdudulot din ito ng scarcity dahil sa unlimited needs ng tao pero kulang ang resources. Pag gumawa ng maraming pera ang BSP, mauubos ang resources at tanging pera na lamang ang matitira sa mundo. Mawawala ng halaga ang pera. Masasabi din natin na may pambili ka nga, wala ka namang mabilhan dahil ubos na ang resources at supply. At may pera ka nga, sobrang mahal naman ang bilihin at magdudulot ito ng inflation rate. At kapag tumaas ang inflation rate ng isang bansa, ay bababa ang halaga o value ng pera. At ang epekto ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya hindi basta-basta ang paggawa ng maraming pera. Mas matinding krisis at problema ang ma-experience ng bansa. Tulad ng nangyari sa Zimbabwe, na gumawa ng maraming pera noong 2008 at ipinamigay ito sa mga tao nila dahil sa pag-aakalang ito ang sagot sa kanilang problema, sa kanilang kahirapan. At ang naging resulta ay mas lumala pa
ang kanilang krisis dahil nagkaroon sila ng hyperinflation o sobrang pagtaas ng bilihin sa bawat oras o araw. Kung saan ang halaga ng pagkain ay naging milyon ang presyo. Paano ito nangyari? Ito ay dahil sa law of demand and supply. Ang demand ay pangangailangan ng tao sa isang bagay. At ang supply naman, ito ay bilang ng isang bagay o produkto. Ang bilang ng isang produkto ay base sa pangangailangan dito. Kaya kung mauubos ang produkto, tataas ang presyo. Halimbawa, yung sili dati ay kumonti ang bilang, kaya nagtaas ang presyo. Dahil sa inflation, alam nyo ba, noong 1923, ang Germany ay nagkaroon ng halaga ng isang tinapay na umabot sa 200 bilyon. At noong 1940s, ang Greece, ang perang 100, ay nawala ang halaga. At nito lang noong 2018, sa bansang Venezuela, ang kalahating karton ng itlog ay nagkakahalaga ng 2 milyon. At alam nyo ba, ang isang piraso ng manok ay umabot sa 14 milyon. Dahil sa pagbaba ng halaga ng pera, apektado ang lahat, pati ang mga mayayaman. Kung sakaling mag-iimprinta ng napakaraming pera ang BSP ng Pilipinas, imaginin mo na lang, kung bibili ka ng 1 kilong bigas, baka kailanganin mong magbayad ng 1 lalagyan ng tubig na puno ng barya. Ganoon ang mangyayari kung gagawa ng sobrang daming pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya hindi basta-basta ang paggawa ng maraming pera, dahil imbis na makatulong, mas matinding krisis pa ang mangyayari. Sa kabilang banta, sa monetary system, mahalaga ang pera dahil nagsisilbi itong gamit sa mga commodity sa merkado. Ang pera per se ay hindi masama. Depende ito sa taong gagamit kung ito ay magiging masama o mabuti. Hanggang dito na lang, kasoksay. Kung nagustuhan mo ang video, please like and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. At kung may request kang video na pwede nating gawin, ikomento lamang ito sa ibaba. Hanggang sa muli, ito ang Soksay TV.